Revealer Television YouTube channel. This YouTube channel reveals all secrets of Earth and universe, logic, mathematics, science, history and humanities, philosophy, business, other related topics that belongs to Earth at universe. If you are interested to all of this, please like, subscribe, share, and hit the notification bell icon. More information, please email us at lopezcharlie423@gmail.com or call or text 0917-532-1889 or visit us at our Facebook or any other social media accounts. Link to our descriptions. Kami ay taas pusong naniniwala sa kasabihang nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Ang hindi marunong lumingon sa kanyang pinanggalingan ay hindi makararating sa kanyang paroroonan. Mabuhay ang lahat ng mga maharlikang Pilipino. Mabuhay ang Pilipinas. Mabuhay ang mga Indyo. Good luck and God bless all of us. Sa ating pang-anim na edisyon ay ating tinalakay kung bakit ang mga virus, bakterya at fungi ay pumapatay. Diyos ang may kaloob, Diyos ang nagbigay upang lahat ay mamulat at mag-isip at makita ang katotohanang tunay. Bakit ipinagkakaloob ng Diyos ang mga salot, ang lahat ng mga sakit at mga karamdamang nakakatakot? Upang bigyan ng disiplina ang mga minamahal niyang mga anak. Masurit malaman ang tunay na dahilan upang hindi mapahamak.
Ang mga disasters ay hindi natural. Ito'y kaloob ng ating tunay na Diyos upang magbigay ng aral. Lahat ng mga dilubyo at mga sakuna upang tayo'y makapagsuri, ating makita at makapagpasya. Mahal na mahal tayo ng ating Amang Diyos, kaya tayo'y Kanyang pinarurusahan upang ating malaman at matutunan ang ating mga kasalanan. Kasalanang hindi pagkilala, pagbaliwala sa tunay niyang katawan. Earth at Universe, Siya lamang. Ang tunay na Diyos na dapat paglingkuran. Kung ang Earth at Universe ang tunay na Diyos, sobrang pagpapahalaga sa mga Diyos-Diyusan, sana'y matapos. Manumbalik na't sambahin ang tunay na Diyos, Earth at Universe, ang tunay na manunubos. Marahil ay marami sa atin ang talagang naguguluhan. Ano po ba ang ibig sabihin ng salitang Diyos-Diyusan? Sana ay ating masuring ganap at maunawaan. Diyos-Diyusan ay piki at hindi tunay na Diyos na ating pinaniniwalaan. Dapat nating suriin kung alin at sino dyan ang mga Diyos-Diyusan upang hindi na magalit sa atin ang tunay na Diyos na dapat nating paglingkuran, upang tayo ay hindi na niya parurusahan, upang makabalik na sa paraisong tunay nating dakong tahanan. Greeks and Romans, gods and goddesses pa lang ay sobrang dami na. Ngunit suriin mong maigi ay Earth at Universe pala. Suriing maigi at unawain ang iyong nakikita. Lahat ng mga planeta at heavenly bodies ay universe lang pala. Ating pakinggan at unawain ang sabi ng Webster's Dictionary. Ang God pala ay the supreme or ultimate reality. Kung ang Diyos mo ay imahinasyon at imaginary, mag-isip-isip ka na, kaibigan. Mag-isip-isip para sa iyong ikabubuti. Kung atin namang susuriin at titingnan mga Diyos-Diyosan ng Polynesians at Egyptians, lahat sila ay bahagi ng nag-iisang Earth at Universe. Kahit wala ng Biblia, kahit wala na ni isang verse. Inyong suriin ang Indian gods and goddesses. Tingnan ninyo, lahat ba sila'y nakakalabas sa Earth at Universe? Lahat ng mga aklat sa mythology, Arabian, Norse, Greek, Egyptian, Indian, Romans, and Greeks, lahat yan ay hindi makakalabas sa Earth at Universe. Atin namang hingan ng payo ang aklat na iginagalang. Aklat na talagang pangkalahatan. Aklat na magsisiwalat ng katotohanan. Aklat na hindi mapagsisinungalingan. Katawan nating tao ay kawangis ng Diyos. Lahat nating body parts ay nilikha niya ng maayos. Isang katawan, ngunit maraming bahagi, suriin mong mabuti. Unang Korinto 10:17, ano ang sinasabi? Maraming bahagi, pero iisang katawan lamang. Dahil tayo'y nilikha, kawangis ng Diyos na may lalang. Maraming bahagi, pero iisang katawan lamang. Bible ba ay ibabasura mo upang gusto mo lang ang iyong paniniwalaan? Hindi mo mabali ang katotohanan. Hindi mo mapaghihindian ang realidad mong katawan. Ang tunay na katotohanan ay hindi mo matatakasan.